Magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Good morning uli, JDB ang inyong abang lingkod. Ito ngayon pag-usapan natin, hindi niyo po ba naisip na ano, yung mga nakapanood ha ng hearing ng Committee on Good Government. Okay? And accountability. So, nung naisa lang na po etong si Attorney Powa, abay, kapansin-pansin po rito. Yung saglit lang. Nahihirapan po siya sa pagdidepensa sa kanyang ginawa. Okay? Bigyan pa, unahan ko na kayo. Siya ho pala yung nag-secure ng certification. Ano ho ba ang ginawa nila doon sa lintik na certification na are? Ha? Ito hong certification na ito, ang ginawa nila, ginamit nila pang justify doon sa 15 million pesos. Na sinasabi, ginamit namin ito pagbili ng hindi sa pagbili ng information eh, kung hindi doon po sa Youth Leadership Summit. Okay? Kasi kaya nga sila kumuha ng certification. No, kumbaga, yung proyekto po ng AFP, inangkin nila na kanilang proyekto. Okay. Ang problema ho ito, ha? Yung inangkin nilang proyekto, meron naman po silang real thing na ginawa. Nalusaw ang pondo, 15 million. Ang palusot ni Sarah, na ayaw niyang sabihin sa komite, ay hindi raw po ito direktang ibinaba doon sa AFP, ang pondo na yan. Bagkos, ano raw, bilang pagsuporta, binayad yan sa mga informants nila, sa mga espiya nila, kasi nabalitaan nga raw na mayroon pong banta sa seguridad ng mga participants ng mga kabataan. Oh. Who directed you to secure the certifications? Mr. Powa, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Sir, no one directed me. No one directed you. I was the you. One who coordinated. So, it, initiative mo lang na mag-secure ako ng certifications kasi may kailangan akong justify na expense. Tama po ba? Opo, but yes, sir. But not necessarily for YLS. Because if I may be very candid and honest, hindi naman po ako familiar sa YLS to so, begin so with. So, why did you ask Mempin to secure the certifications? Your Honor, because we needed to secure not certifications but evidence of success for any purchase of information gathered or rewards given in exchange for information. Okay, now what information was purchased in the conduct of the YLS by the AFP? Your Tell Honor, me. I honestly wouldn't know exactly. So why would you ask for certification like that? I asked Yusek Mempin, being our security former security consultant and the one that has coordination with AFP, to see if due to the information given by DepEd, they were able to have targeted programs wherein we can respond to the AOM and show that there was in fact success in Now you just heard Yusek Mempin say that his only participation was in securing the certification. Yes, Your Honor. Now why would you ask him for certifications? Ang sabi mo nga that this is the impact of the rewards that you've been giving. This is the impact of the information that you have been rewarding. Diba, what is the impact there? Tell me, Mr. Powa. In my impression, Your Honor, Mr. Chair, is that if the AFP were able to target, kumbaga, hold not just YLS, but hold programs, targeted groups because of the information provided by DepEd, then that would show that it was successful. Okay, what information was provided by DepEd? And to whom was this information provided? Your Honor, I really, I am under oath. Yes. Hindi ko talaga alam. Okay nga, hindi mo alam, hindi niya rin alam, yet you're just using these certifications to justify something. Your Honor, hindi mo alam ano ang rewards, ano ang i-reward mo. Hindi niya alam ano ang information na binili ninyo. Diba? Kasi nga, ang totoo, kaya hindi niya alam, eto yan mga kababayan eh, iniisip nga ng iba dyan ay ako personally in my opinion base rito sa galaw nila ay ang tunay po talagang salarin ay walang iba ho kung hindi si Sarah. Okay, kumbaga siya yung designer ng scheme. Okay, ngayon eto hong sina Powa,
yung mga anik-anik diyan sa DepEd. Kaya nga ayaw hindi niya mabitawan, di ba? Pagkasipa sa kanya sa DepEd, bit-bit niya pa ito sa OVP as a spokesperson. Oh, tignan niyo ha, alam niya yung ginawa niya pero hindi niya alam ang extent nito. Di ba? Para saan ito? Ano yung sinasabi ninyo na if that's the reward, you know, kumbaga reward eh, kumbaga ito yung payment in short, 'di ba? In exchange of information. Anong information 'yon? Dito magtatago yung mga mangingidnap, dito pupwesto yung van na puti na nangunguha ng bata, ganun ba 'yon? 'Di ba? Bakit hindi niya maipaliwanag? And after all, pwede naman na po kasi tapos na yung event and the threat was quelled, right? Napigilan yung threat. Bakit ayaw magsabi ng totoo? Sabi nga po ni Crispin Pademos, di ba? Bakit kailangang may pagtakpan? Maliwanag pagtatakip ang ginagawa ni Attorney Poa. Okay? Yan, ito ho ang nagiging opinion ng mga tao eh. Yung iba nga, iniisip si Poa talaga ang salarin, tapos si Sara, eh walang kamuwang-muwang, nadadamay lang sa mga alipores niya, which I highly doubted. Ba't ako nagdududa? Eh, gano'n ba kalaki ang confidential funds na kinatay nila sa lugar nila? At bakit siya'y hayok na hayok sa confidential funds? Why not ask for or why not augment their budget, ba? Diba? For the next year. Oh, bakit hindi nang palubuhin? Ba? Diba? Ito yung mga servisyo namin. O dagdagan nyo na yung pondo namin, bakit kailangan ng confidential funds? Diba? So rito pala, hirap na hirap na si Poa. Actually, paikot-ikot lang sila rito eh. Pa? Yet you ask USEC Mempin to secure certifications. Si Mempin naman, secured certifications from activities conducted by the Philippine Army using their own funds. So saan dyan ang ano? Tell me, explain to me, Mr. Poa, where is the connection of the justification for this expense with the certifications issued by them and in relation to supposedly the rewards for the information that you gathered by using confidential funds? Yes, Your Honor. Mr. Chair, under my theory, Your Honor, if we were able, because may mga anti-insurgency, yun yung nakita ko sa accomplishment report, no? Anti-insurgency campaigns. Hindi po ba? So, anti-extremist campaigns. So that's why I approached USEC Mempin and said, meron ba tayong makukuhaan ng any report or any certification, kasi yun ang nasa JMC, showing that because of the information that DepEd was probably able to give the AFP, na target nila kung sino yung mga susceptible to insurgency and were able to at least prevent them from being recruited. And in this case, ang nabigay po nila would be seminars. And that is why yun po ang sinubmit ko sa AO, sa response namin sa AOM. Okay, no, parang for me, forgive me, I understand. Ang labo kasi na you saying na ito yung information that we gathered using this reward money, supposedly, and that in effect, the AFP conducted these seminars. Tama po ba? Yes, Your Honor. But from the testimonies that you've heard, walang connection whatsoever ang activities nila sa yung activities na sinasabi mo. Okay, ito yan eh. Nanindigan ho kasi ang AFP. Actually, sabi nga nila eh, kung alam lang namin na yung certification na hiningi nila ay gagamitin sa liquidation report, di ba? Hindi sila magbibigay. Bakit? Diyos ko, kinakasangkapan sila sa korupsyon. Oh. Alam nyo, yes, that's correct po, ma'am. Tina Sales or Tina Sales, ang Office of the Solgen, pwede hong magsampa ng kaso. Okay, bilang, kasi interest ng bayan ang pinag-uusapan, pondo. Eh, si Solgen po, ang pinakamataas na abogado ng gobyerno. Oh, mataas pa, higit pa siya sa Department of Justice. Okay, so pwedeng-pwede ho siya magsampa ng kaso. So ito nga yung pinag-didiskusyonan nila dito. Ito ha. This reward money, supposedly, and that in effect, the AFP conducted these seminars.
So si AFP ang nag-conduct ng 8 Youth Leadership Summits. 8 YLS ang nagpondo, si AFP at si LGU. Si DepEd hindi po nagbababa o nagda-download. They use the term download para may pagtakpan. Etong si DepEd, hindi raw nagda-download ng pondo. Pero ang nanghingi, di ba? Ang nanghingi po ng certification, POWA. At ngayon po ang palusot, they just wanna get something as a proof of success. Ang tanong pa rin mga kababayan, why would you ask for a proof of success? Hindi ba? Para saan? Pumalpak man ang YLS ng Armed Forces of the Philippines at dahil wala naman kayo palang kinalaman doon kung hindi nag-coordinate lang sa inyo, hindi po, hindi nangangahulugan, eh damay kayo sa responsibility. Diba? Nagkataong kailangan mag-coordinate sa inyo. Makipag-coordinate sa inyo. Kasi mga estudyante, oh, yung dadalo doon. Diba? Ay nako, mapaikot-ikot ng ano eh, ang ginagawa nilang palusutan dito eh, huling-huli naman. Bakit po hindi niya tumapaliwanag? Kasi po, yun pong taong dapat magpaliwanag, ang nakakaalam ng skema na to, yun ho yung tao na ayaw mismong humarap sa kanila. Kasi po, mabubuko at mabubuko. Okay? At kung in case naman na magkahulihan, ay, naku, ewan ko na lang. Ang totoo kasi, walang immunity ang vice president. Kaya ho yata talagang sadyang ayaw magpakita dyan. At baka pagka nabuking, di ba? Baka biglang madampot. Tama po ba? Yes, Your Honor. But from the testimonies that you've heard, walang connection whatsoever ang activities nila sa yung activities na sinasabi mo. Yes, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Although at that time, hindi ko naman po alam na ganun yung sinasabi nila. No? Yet you're using the certifications to justify an expense of your office? Parang mali po ata yan, ha? Di ba? You just testified now na hindi mo nga alam anong connection nito whatsoever, yet you used these certifications issued by them to justify an expense with COA. Mr. Chair? Please continue. Respectfully, Your Honor, ang confidential funds, hindi naman talaga sa pagkakaalam ko, no? Katay tayo rito, bakit sa pagkakaalam mo na? Dapat po ang sagot dito, Attorney Powa, you're a lawyer, is ang confidential po, base sa guidelines, di ba? Dapat po ganon. Kasi po yan ang pondo na meron pong flexibility. Pero meron pong guidelines na kailangan sundin. Theoretically, hindi naman pwede ibigay ng isang ahensya sa kabilang ahensya yan. That is something that you can only use as per the JMC for purchase of information so that you can have program, can I stop you there for sorry Mr. Poa, pero yun na, paulit-ulit tayo eh, na it all boils down to the fact that you are using a certification of an activity of a different agency who never spent any single peso coming from your office to justify your expense. Tama eh, kasi sinasabi nga nila Poa, nila Sara, na ano daw, naging successful, ito yun, naging successful daw po, nakauwi ng buhay, kompleto, tigdalawang kamay at paa ang mga bata sa kanilang pamilya. Safe pong nakauwi. Yan. Ano ba ang kakayanan ng DepEd para magbigay ng seguridad sa buhay ng mga estudyante? Eh, state forces nga, AFP nga, ang nag-conduct ng Youth Leadership Summit. Oh, palagay ko ho, may karapatan talaga, mas may kay na mag-claim ng sila ang nag-provide, nagsagawa ng pag-iingat. Di ba? Tapos Mar Yosef, DepEd. Mr. Chair, again, respectfully, the justification is not that they spent the money of DepEd. The justification that under my you attached it to justify your expenses nga, di ba?
Tama, kaya nga na-disallow eh. Diba? Yung sinasabi ni Powa, hindi niya rin niisip na kaya nga na-disallow nga kayo eh. Kasi pinaiikot-ikot niyo pa eh, maliwanag lang din naman. Diba? Hindi niyo project yun, pakisaw-saw kayo. Ito yan eh. Sige, project po yan ng Armed Forces of the Philippines. Okay, ito ngayon, mga kabataan, so, nakipag-coordinate sa kanila. Ginawa ngayon ni DepEd, meron daw na nakarating na information sa kanila na nanganganib yung buhay ng mga bata, merong van yata na puti na nangunguha ng bata. Ganon. So, yung informant na nagsabi sa kanila noon, binayaran nila. Ang laki, no? 15 million. Oh, ano yun? Itinira pa nila sa safe house na 40 mil mahigit ang bayad sa isang araw. Ganon. Sus Mariosef, sa loob ng isang taon? Ay, nako. Diba? Grabing kalokohan. Eh, ang informant sa isang event, pag natapos na yan, pasikreto pa yan. Diba? Wala na yon. Hindi nyo na kailangan itira pa ng kung saan yan. Oh, maliban na lang kung nabulilyaso yung buhay noon, yung ginawa niya. Eh, mukhang hindi naman. Yes, sir. Nakisawsaw kasi kayo eh. Ba't kayo nakisawsaw? Diba? Di sana po, ang ginawa po nila, ito lang. Ang ginawa po nila, kumuha po sila. Kung silimbawa, halimbawa, kinuha ni, kunwari, nandun ako. Ako yung nag-tip sa kanila. Oh, di binayaran nila ako ng pinapirma ako ng acknowledgement receipt na si JDB ay nagbigay ng impormasyon sa amin. Ito ang kanyang tinanggap, 1 million. Oh, kunwari, ganun. Diba? Hindi mo naman i-divulge yan eh. Isasubmit mo yan sa COA, andun yung aking acknowledgement receipt, yung kopya ninyo. Oh, andun ang phone number ko. In case sa tawagan ako ni COA, hindi naman mga nganib ang buhay ko rin eh. Kasi, for COA's eyes only. Diba? Hindi naman po ito for public. Oh, paano mabiverify ng COA na totoo yan? Alam niyo po ang confidential fund, base po sa guidelines, ito po ay subject ng full audit. Paano maisasagawa ang full audit kung walang proof of payment? Kung yung proof of payment mo hindi verifiable. Di ba? Pangalan lang, pirma lang. Oh, pupunta ka pa ng NBI, papacheck mo pa yung pirma. Pag na-trace yung tao, hahanapin mo pa. Pero kung may phone number yun, di ba? Pwede nang tawagan. Pwede mag-set ng bibisitahin para makita talaga ng taga-COA. Is this a real person? Baka staff lang ito ng, di ba, ng taga-DepEd. Oh. Ang galing ng diskarte, no? Parang yung style din po ni Bongo, eh. Kumbaga, nang i-snatch ng proyekto, ng kredito. Tignan nyo, ha? Si Bongo, kapag ka merong bigayan ng Ikes, so, ang ginagawa nito, nagpapa-Jollibee. Apparently, his name must be Think. Kapag hindi po, merong isang insidente, hindi binanggit ang pangalan niya, hindi siya pinasalamatan. Di ba, sa committee hearing sa Senado, kinumpronta niya yung taga-DSWD. Oh. Tapos, hindi niya po yun project, hindi yung bigayan niya ng Ikes. Ito naman po si DepEd, hindi niya project ang Youth Leadership Summit na 8 kay AFP at dun sa mga LGU, sa Isabela yung iba, kung saan ginanap. Diba? Sila yung pumondo, lahat-lahat. Etong si DepEd po, sumali, nakisawsaw. Since the events were coordinated with them, nakisawsaw sila na nakakuha kami ng information na may mga nagmarites na nanganganib daw po kayo, ang mga kabataan. Kaya, naubos namin yung pera pambayad ng information. Nasabi din namin sa AFP na nanganganib yung mga bata dyan sa lugar. Siyempre sa AFP, magkakalat ng staff, ayan, mga personnel to secure the perimeters, right? Pero ang totoo, that's what we're going to do. That's a standard. SOP yan nila to secure the area. Tama? So, useless ang kanila galing kay Marites na binayaran nila kung totoo. Eh, yung AFP po, that's automatic. Diba? That is mandatory to secure the perimeter, to secure the road, the way going to the venue. Oh. Diba?
Anong papel doon ni DepEd? Wala ho. Tingin ko po dito, kaya walang maipakitang proof of payment, ay nag-project-projectan lang. Di ba? Tinunaw yung 15 million, kung sinong demonyong tumunaw ng 15 million na yan, tapos, ang kumbagang palilitawin ngayon na meron naman tayong, parang ganito yan eh, sige, tunawin natin itong budget na binigay sa akin. Yung mga resibo nyo ha, kahit saang grocery yan, bigay nyo sa akin. How would I know? Meron po kasi akong TL dati sa isang call center na pinasukan ko. So, meron siyang privilege na yung kanyang mga expenses, allowances niya po, na hindi po cash, kundi kailangan na mamili siya. At itong pinamili niya, card yung gamit niya, cash ang gagamitin niya, pero i-reimburse sa kanya. Ang problema, hindi po siya mabilihing tao. Wala siyang ginagawa. Kasi pagaling call center, report, inantok, tulog, pagising, pasok trabaho, wala talagang gala time. Kung meron man, hindi ganun kalaki. Ang ginagawa niya, hinihingi po niya yung mga resibo namin. Kahit kumain kami sa McDonald's, kukunin niya yon. Yung may nagbili ng damit, mga merienda, kukunin niya yon. E din isasubmit niya yon. Pagdating ng monthly, magkano yon? Ang allowance niya para sa ganyan is 10,000. So, ima-maximize niya yun. Makukuha niya yung pera. Oh. Diba? Pero ang totoo, wala po siyang binili. So, ganun yung ginawa nila ng DepEd. Ganun po kalinaw. Kaya na-disallow. So, tell me where's the connection there? Mr. Chair. Please continue. Respectfully. Oh, sure. The connection, alam Your Honor, is if they were able to hold yung seminars nga, which in the beginning hindi ko man lang alam na seminars yung ibibigay na certification po, just to be clear. If they were able to hold the seminars in certain locations because of information given by DepEd to them that these locations have vulnerable learners that they were in, they were able to hold yung seminar to justify your expenses nga, di ba? Yes, sir. So tell me, where's the connection there? Ito na yung connection. Mr. Chair, please continue. Respectfully, the connection, Your Honor, is if they were able to hold yung seminars nga. Okay, sabi niya, if, kung nakapagsagawa nga sila ng seminars, yung Youth Leadership Summit. Okay? Ito. Which in the beginning, hindi ko man lang alam na seminars yung ibibigay na certification po, just to be clear. If they were able to hold the seminars in certain locations because of information given by DepEd to them that these locations have vulnerable learners that they wherein seminars have to be held, for example. Okay. So doon daw po sa information na nakalap ng DepEd na etong lugar na ito ay meron pong mga kabataan na posibleng ma-recruit ng mga NPA. And therefore, ito daw pong si AFP ay dapat doon magsagawa ng Youth Leadership Summit. Kasi yun po talaga yung purpose ng Youth Leadership Summit nila is to conduct seminars. Okay? Ang purpose doon para i-enlighten yung mga kabataan why they should not join the NPA. Okay, ganun po. At ang resulta nga daw po niyan, successful daw po. Wala ni isa sa mga dumalo ang naka-recruit ng NPA. Okay, so dito sa storyang ito, may utang na loob naman pala ang AFP kay DepEd. Si DepEd po ang naunang nagpondo, gumastos. Okay, gumastos po ng 15 million. Oh. Kada event po, nauuna si DepEd gumastos. Kasi nga, pag nalaman nila na, uy, potential yun, may mga NPA ron. Uy, potential yun na mag-recruit doon ng NPA. Sabihan natin ang AFP na mag-conduct kayo roon ng seminar. Oh, para maprotektahan yung mga bata mula sa mga NPA recruiters. Okay? So, ganun yung ganun ang istorya that Attorney Powas painting.
the picture. Yun po yung justification namin na nasubmit sa COA on the success of the expenditure. Okay. The success of the expenditure. Okay. Kaya po naman daw, humihingi siya ng, sabi niya sa una, humihingi siya ng certification as a proof of success. Langiya, oo. Certification as a proof of success. Natural, mag-i-issue ng natural, magsasabi si AFP na successful. Project nila yan eh. Diba? Ah. Ang tanong, gaano po tayo nakakasiguro nga na totoo talaga na nauna pa kayo naggastos na ng pera, nagbayad ng mga taon, mga impormasyon na nabili nyo, kumbaga. At hindi rin po ito maaring hindi ito katanggap-tanggap na sabihin na DepEd yan, ngayon lang naman nagkaganyan ng DepEd. Hindi sila sanay talaga sa paggamit ng confidential fund. Kung hindi po si Vice President Sara Duterte, formerly Mayor Sara Duterte, na merong pinakamarami yatang nilampasan pa yung confidential funds ng Quezon City. Diba? Eh safe naman pala. Insurgency safe ang Davao City, pero ang laki ng confidential funds. Diba? So what I'm trying to say here, alam po ni Sara kung ano yung confidential funds. Alam nila kung papaano ito, saan ito ginagamit. Diba? Ang tanong, according ba dun sa guidelines? That is the problem. Diba? Pero alam nila para saan, alam nila kung ano ang confidential funds. Hindi po bago sa kanila ang confidential funds. That's what I'm trying to say. Isa pa, meron silang Gloria Mercado na ang background po talaga nito ay security matters. Pero nilagay sa procurement. Hindi ho ba kung meron dapat makipag-coordinate sa AFP, hindi ho ba dapat si Gloria Mercado yun? Oh. Success meaning binayaran po namin ang AFP. That was never the impression, Your Honor. So ang sinasabi mo is that AFP conducted these seminars because you gave them the information that this sector is vulnerable. Not me per se, but that is the theory, Your Honor. Yes, okay. Your Honor. AFP. Theory. Walang iya. Theory. Theory. Oh, kaya kayo na disallow kasi you answer the COA theory. That is the theory. So what is the reality? Diba? So sa akin ang maliwanag lang ho, yung kanilang amo ang dapat dito talaga pong pasagutin kasi siya po yung designer niyan ng diskarte na yan. Eh si Attorney Pongwa, in-check yan. Kailan lang hawak yan ng confidential fund? Diba? Ang problema, sila pong mga Alipores, sila yung kinakailangan na magtakip. Sila yung gumawa ng paraan para ano, para mailusot yung kanilang amo pati yung kanilang mga sarili. Sabi ni Tina Sales, total lie under the program ng PNP kasama ang topic on terrorism as a regular topic aims to prevent young learners to join any armed groups. I can vouch for this being part of the activity. Diba? Tsaka yung background niya po. Former Ideya. Diba? Ay nako, ito pa, Jude, puro ganan. Naghamon si Wally Carbonell. Okay, iba naman pala to. Sa ano to? November 10 pa naman yan, alas 9 ng umaga. Yan. Kailangan niyang hinamon siya dyan. Si Pulong. Okay? Sa luneta. So, for Sara Duterte, kay VP, Madam, maawa naman na po kayo sa mga tauhan nyo. Diba? Hindi nila mailusot. Kayo po talaga ang makapagpapaliwanag nito. Kayo po ang dapat maglusot. Kayo, diba, nasaan yung ownership? Dapat meron kayong ganun, may ownership. Oh, kumbaga, ang tawag dito sa military, command responsibility. Right? Oh, hindi man ikaw ang gumawa, pero dahil under sila ng iyong na under mo sila, damay ka doon at ikaw yung mas may matinding pananagutan. Kasi ang trabaho mo, dapat magkaroon ng assurance at masiguro maging
Pag ito yung assurance na yon, hanggang reality po, talagang, di ba? Ganun. Okay? So, iwan na natin to si Attorney Powa. Hirap na hirap ang alagad ni Sarah. Pwede na daan na lang nila sa ano eh.